guys, welcome back to UJ TV. Ayan guys, so dito po sa ating ano video na mapapanood natin ngayon sa ating reaction videos na to. Pinagsama ko po dito yung sagot po ng dalawa ni Edmond at ni Angel sa mga maaanghang at matatapang na tanong na ibinigay sa kanila dito. At matatapang din at maanghang na sagot po na direkta, walang paligoy-ligoy na sinagot po nilang dalawa ang mga tanong na ito. Okay? So, tingnan po natin kung ano po ba ang mga sinagot po ni Angel at po ni Edmond. Okay? So, ayan guys, panood din natin. And 3, 2, 1, go! Edmond, handa ka na ba sa mga itatanong ko sa'yo? Handa na. Kung handa ka na, sasagutin mo ba to ng taos sa puso mo at totoo? Oo. Dahil handa ka na, umpisa na natin ang tanong. First question. Tanggap na ba ng both side ng family nyo ang inyong relasyon? Oo. Tanggap na kami sa isa't isa. Pati si mama niya, papa niya. Pati yung lola Mila. Tapos dito sa side ko, tanggap na siya lahat. Kilala na. Nagkaroon po kami ng bonding, family po, tsaka family po ni Angel po. O ang unang tanong. Tanggap na ba ng both side ng family nyo ang inyong relasyon? Oo, tanggap na. Kasi, one time, kahapon, day off namin, tinanong ako ni Mama nung wala si Edmond. Bali, kasama ko si Edmond pumunta doon. Tinanong ako ni Mama kung kami na ba. Sabi ko, oo, Ma. Yan. Tapos, tinatanong niya yung mga ibang information kay Edmond kung taga saan siya, gano'n. Yan, tanggap na. Kaya, para sa akin, tanggap na ng both side. Sa parents niya, oo. Nakikita ko naman na tanggap na nila yung relasyon namin. Tsaka kahit na off cam, mabait sila sa akin. Tapos, kumain ka na ba, Jill? Ganun. Parang mama ko na rin siya. Si mama niya. Si papa niya kasi, tahimik. Kaya, ayun. Pero mabait. Mabait sila. Next question. Kung kailangan bitawan ng isa, at papipiliin kayong dalawa, career or love life, at bakit? Siguro, kasi piliin ko ba yung love life? Kasi po, doon po ako sa point na ano eh. Kung saan ako masaya, doon po ako eh. Hindi forget my career po. Mas doon po kasi ako masaya eh, sa love life po eh. Next question. Gaano katotoo ang relasyon nyo ngayon na kaya nyong patunayan sa mga fans nyo? Yung ano siguro, totoo na may relasyon namin eh. Pati yung sa off-cam tsaka on-cam, totoo naman. Tapos medyo ano kami ngayon eh. Medyo minsan may away din. Pero nasasolusyonan namin. Tapos itong kumain kami sabay araw-araw, nahulog yung lobo sa kanya. Next question. Kung kailangan bitawan ng isa at papipiliin kayong dalawa, career or love life? At bakit? Pipiliin ko career. Kasi ano, alam ko naman na maiintindihan ako ni Edmond kung pipiliin ko yung career ko. Kasi kung mahal niya ako, susuportahan niya ako sa kung anong pipiliin ko. Kasi mas kailangan namin yung career. Both side, kaming dalawa. Lalo na ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. So kung hindi ko pipiliin yung career, mas unahin ko yung puso kong pag-anahin. Wala, palagi ko wala akong mapapala. Sa totoo lang, kung lalawakan mo yung pag-iisip mo, kasi lalo na ngayon, ganito yung nangyayari sa mundo, di ba? Mas kailangan talaga natin ng career sa tayong lahat. Kung love life ang pipiliin ko at ganito ang estado namin sa buhay, parang wala kaming mararating sa buhay kung puro puso yung ipapairal. Next question. Gaano katotoo ang relasyon nyo ngayon na kaya nyong patunayan sa mga fans nyo? Sobrang totoo. Sobrang totoo. Kasi,
lalo na ngayon, mahirap palang i-handle yung relationship kapag magkasama kayo sa trabaho. Lalo na, kailangan namin, for example, mag-aaway kami, kailangan namin ipakita sa inyo na okay kami para... Kasi kami dalawa, sa amin dalawa, sabi ko sa kanya, kapag nagtatrabaho tayo, tapos nag-aaway tayo, gusto ko, kailangan gawin pa rin natin yung trabaho natin. Tapos, kapag tapos na ng trabaho namin, doon na namin pag-uusapan yung napag-awayan namin. Yun. Next question. Kasama na ba siya sa pangarap mo? Palagay mo, kasama ka ba sa pangarap niya? Para sa akin? Oo po. Kasama na. Hindi pa ako sure talaga eh. Pero para sa akin, kasama ko siya sa pangarap ko. Hindi ko po lang kasama po ako eh. Pero kasama naman siguro po ako sa pangarap niya. Hindi po ako sigurado eh. Kasi hindi po natin masabi. Pero po, pinag-usapan po kasi namin dati na gusto namin sabay kami mag-grow. Gusto ko, pares kami mag-grow. Para matupad namin mga pangarap namin sa isa't isa. Family muna. Siyempre, family muna unahin namin. Pagkatapos ng family, kapag wala ng problema sa family namin, yung sa amin naman yung unahin namin. Next question. Kasama na ba siya sa pangarap mo? Palagay mo, kasama ka ba sa pangarap niya? Kasama ko na siya sa pangarap ko. Yung tanong na yun, yun yung napaka sobrang hirap para sa akin sagutin. Kasi sa totoo lang, bago pa mag-start yung relasyon namin, kaya nung una siyang nag-chat sa akin, ayoko muna siyang i-entertain. Ayokong umasa siya. Kaya napakadalaw ko lang siya replyan noong mga panahon na yun. Kasi nahihirapan akong mag-desisyon kung ito bang taong to, isasama ko na in the future. Magiging kasama ko na ba siya in the future? Kasi ayoko nang papalit-palit, ayoko nang paiba-iba. So ngayon, masasagot ko, makakasama ko na siya in the future, sa palagay ko. Kasama na siya sa pangarap ko. Kasi alam mo yun, yung pag kasi nagmamahalan kayong dalawa at napaparamdam niya sa'yo kung gaano kanya kamahal, at nararamdaman mo na sinasama ka na niya sa pangarap niya, hindi mo ma-explain. Basta nafe-feel mo lang, hindi mo ma-explain. Parang hindi enough yung words na bibitawan ko dito kung i-explain ko. Next question. Kaya nyo bang ipaglaban ang relasyon nyo kahit may isa sa mga magulang nyo or side nyo ang tutol sa relasyon nyo kung halimbawa? Ayan. Paano at bakit? Ayan, ayan. Sabi ko sa kanya. Diba dati naiya siya sa amin? Naiya. Sige, wag ganun. Pero para saan, sabi ko. Kaya kitang paglaban, sabi ko, kahit sino, kahit pamilya ko pa. Kahit pamilya ko pa, kahit sino, basta mabat. Wala akong pakiya, basta kasi pag kasi sinabi ko, pag gusto ko yung gusto ko. Kahit kunyari lang, kaya ng both side ko. Ipaglalaban ko, syempre. Syempre, mahal ko eh. Alang, di mo paglaban, taong mahal mo, di paglalaban. Yun? Next question. Palagay mo, sino sa pamilya niya ang hindi ka magugustuhan dahil sa ugali mo? Pamilya niya. Wala po. Wala pa akong maisip eh. Kasi kaklose ko lahat sila, lola niya sa side niya lahat. Wala. Papa niya wala rin po. Kaklose ko din si papa niya eh. Pati si lola niya, si lolo niya, pati si lola niya sa mother side niya, pati si mama niya. Next question. Sino mas gusto mo, ang mami ni Angel or ang daddy niya? Ano? Medyo... No. Siya, hirap naman. Kaklose ko, medyo kaklose. Parehas kasi, pero una-una kaklose si daddy niya. Si daddy niya. Kasi yung dati. Kasi yung hirap. Unang kaklose si si papa niya. Tapos, ewan ko, mas parang komportable ako sa papa niya. Pero komportable din ako kay mama niya kasi mabait din si mama niya. Una ko talaga naklose si papa niya kasi dati inutos niya ako pa that time na tawag doon, napachange all yung motor niya, ako lang sabi. Tapos, pag may sira yung motor niya, gusto ako magayos, siyempre. Siyempre, dapat magsama tayo ng maayos. Tapos, nung ka-video call ni Angel niya, yung papa niya, tapos tinawag siya ang daddy. Tinawag siya ang daddy, tapos dumati sa point na tapos si mama niya naman, tinawag siya ang mami. Pero mas comfortable ako kay daddy. Lagi ko siyang nakakausap, tapos nakaka-chat ko siya.
Next question. Kaya nyo bang ipaglaban ang relasyon nyo kahit may isa sa mga magulang nyo or side nyo ang tutol sa relasyon nyo kung halimbawa? Paano at bakit? Kaya. Kaya. Kung sa side ko ang problema, kaya kong ipaglaban. At kung sa side naman ni Edmond yung problema, sana kayanin niya rin ipaglaban. Pero kaya kong ipaglaban kung meron mang problema sa family namin, na hadlang na rin. Kaya ko. Palagay mo, sino sa pamilya niya ang hindi ka magugustuhan dahil sa ugali mo? Hindi ko alam eh. Hindi ko masabi kasi maayos naman pinapakita nila sa akin. Tsaka pag pupunta kami dito, welcome naman ako. Yeah. Next question. Sino mas gusto mo, ang mami ni Edmond or ang daddy niya? Mama niya. Kasi yung mama niya, makwento. Kaya yung mama niya. Si papa niya kasi sobrang tahimik. Next question. Edmond, anong unang tingin mo sa ugali ng mami ni Angel at anong ugali ang ayaw mo or medyo kinatatakutan mo sa mami niya? Ano at bakit? Anong kinakatakutan eh, pero nung una, natatakot ako. Yung una natakot kasi akala ko kasi si mama niya yung mataray. Parang si Angel nung unang nakita ko mataray. Natakot ako. Tapos mga ilang days na close ko na si mama niya. Ayun, bahay. Tapos kumakain kami doon kada gabi. Tapos pinagsaserve niya ako. Ayun, sobrang bahay. Wala akong ayaw na ugali niya. Gusto ko lahat. Next question. Anong unang tingin mo sa ugali ng mami ni Edmond at anong ugali ang ayaw mo or medyo kinatatakutan mo sa mami niya? Ano at bakit? Si mama kasi ni Edmond, mabait, pero strict. Strict siya. Pero yung pagiging strict niya, nakakabuti naman yun. So, palagi ko ang ayaw ko sa pag-uugali niya. Medyo masungit. Sa nakikita ko ha, medyo masungit siya. Medyo lang naman. Pero mabait siya. Tsaka yung pagiging strict niya, nasa ayos. Next question. Sino sa mga family mo ang hindi mo masyado close? Family ko. Yung sigurong hindi pa siguro namin meet. Yung mga ibang mga ibang pinsang ko, mga ibang family ko. Yung hindi pa namin meet. Yun siguro. Pero yung mga iba talaga, yung kay lola ko, pati papa ko, pati kay mama ko, kalusa namin eh. Ilang mga iba na hindi pa namin namin meet. Hindi niya pa namin meet. Kasi malayo kasi. Sino sa mga family mo ang hindi nyo masyado ka-close? Family ko. Yung sa side ni mama. Yun yung hindi ko masyado ka-close. Kaming dalawa ni Edmond. Hindi niya rin masyadong close yun. Next question. Palagay mo, wala ba kayong nasagasaan sa relasyon nyo? Nasagasaan? Wala. Maraming sagasaan. Kasi yung bago kami magka-relasyon, may siyempre dumating ako sa na may ex ako, di ba? May ex ako. Tapos nag-break kami. Tapos wala na yung matagal. Ilang years na tapos siya. May ex siya, mga ilang months. Wala naman kami nasagasaan. Buo kami sa isa't sa buo kami. Bago pumasok sa relasyon namin. Next question. Palagay mo, wala ba kayong nasagasaan sa relasyon niyo? Palagay ko wala. Wala naman. Kasi nung time na naging kami, tapos na yun sa akin, tapos na yun sa kanya. Kaya wala. Next question. Sinabi ni Angel na immature ka. Mm. Palagay mo ba, Edmond? Matatagalan ba o hanggang kailan matatagalan ni Angel ang pagiging isip bata mo? Talagang isip bata ako. Sanay na ako dyan eh. Pero nung una, nasaktan ako. Siyempre, sinabi sa akin nung isip bata ako. Nasaktan ako dun. Tapos matatagalan. Ewan ko. Sana nga matiis niya ako eh. Pero sa palagay ko, hindi siya
di siya agad baby daw. Ano siya, titisi niya siguro ako. Siyempre, di naman hanggang ganito ako eh. Mag-anong din ako, tatanda rin ako. Pagka mature din ako. Siguro dahil sa mature, naisip bata ako dahil nasasabi yun siguro sa ano. Tatagal siguro sa akin. Pero ano naman, depende naman, di naman talaga totoo naisip bata eh. Kapag nag-usap naman sa isang relasyon, yung sa amin, sa deep inside namin, dun, nag-ano ako, mature naman ako eh. Yung gusto ko, pag nag-away kami, kami lang dalawa nag-usap. Siguro dahil doon sa ano, dahil sa, pag minsan kasi, pag naaway kami, nasabi ko sa iba, kaya yun. Kaya doon ako parang naging isip bata na sinasabi ko pa sa iba. Tatagalan niya siguro yun. O sa palagay ko lang po, tatagalan niya siguro yun. Tatanggap niya sa ako. Tatanggap niya ako. Next question. Palagay mo, Angel, pag sumikat na si Edmond at marami ng babaeng fans ang lumalapit sa kanya, hindi ba niya magagawang lokohin ka gaya ng ibang YouTube vlogger? Sa nakikita ko ngayon, actually, naisip ko na yan at napag-usapan na rin namin yan, yung bagay na yan. Ngayon, sa nakikita ko ngayon sa kanya, feeling ko 60% kaya niyang gawin yun. Pwedeng mangyari yun. Posibleng mangyari yun. Kasi pogi siya eh. Tsaka iba ang nagagawa ng pagiging fame, di ba? Next question. Nakakasiguro ka ba na hindi ka niya lolokohin ilang person? 100. Kasi may tiwala ako eh. May tiwala ako. Kasi hindi naman ako maniligo sa iyong bahay kung wala akong tiwala. Tsaka kailangan sa isang relasyon ng tiwala talaga. Pero di na rin masabi, di ba? May darat na din sa point na malayo, matukso, maloko, ganun. Kung darating doon sa point na yon, tatanggapin ko pa rin siya kasi mahal ko eh. Kahit anong gawin niyang kasalanan, tatanggapin ko. Kahit lokohin man ako, tatanggapin ko pa rin. Kahit lokohin ako. Kasi mahal ko eh. Next question. Alam mo naman na pangarap ng magulang ni Edmond ang makapagtapos siya. Anong masasabi mo sa magulang niya na baka iniisip niya na hindi ka makakatulong sa pag-aaral ni Edmond at ang relasyon niyo? Sa totoo lang, noong una, kapag ka nag-uusap kami ni Edmond, naisip ko na yan. Kasi sa Pasko, nagkaroon na ako ng karelasyon na hindi ako tanggap ng magulang niya. So yan na yung naisip ko. Naisip ko na sabi ko, love, hindi ba nagagalit si mama mo kasi syempre kailangan mo makapagtapos muna ng pag-aaral mo? Hindi ba hadlang yung relasyon natin sa pag-aaral mo? Sinabi naman niya na basta mag-graduate lang siya at ginagawa niya yung kung anong dapat. Hindi. Si Edmond nagsabi ha. Siya yung nagsabi. Sa magulang naman niya, kung hadlang ba, palagay ko hindi. Kasi yun nga, mabait nga sila sa akin, tapos minsan nakaka-text ko pa si mama niya na Jel, sasabihin na ganun, kumain na ba kayo? Ginawa na ba ni Edmond yung module niya? Ganun. Kinausap ko siya noong gabi na yun, sabi ko, love, hindi ba ako hadlang sa ano mo, sa pag-aaral mo? Sabi niya, hindi naman daw. Kaya ngayon, pinupush ko siya para hindi ko na ma-feel yung ganung feeling. Pinupush ko siya na, love, gawin mo na yung module mo ha, para ano, makagraduate ka na, para matapos na. Iraos mo na, 2 months na lang din. Ganun. Binomotivate ko siya. Para rin sa akin, na hindi ko ma-feel yung ganung feeling. Next question. Iba ang mahal sa gusto lang. Dahil nga sa bata pa kayo at marami pa kayong hindi alam sa mundo. Tingin mo, mahal mo na ba si Edmond? Sobrang mahal ko siya. Mahal ko na siya. Kasi kung gusto ko lang siya, hindi ako magsasayang ng oras para sa kanya. Tsaka, kung gusto ko lang siya, hindi ko siya ipapakilala sa parents ko, lalo na sa daddy ko. Kaya mahal ko na siya, sobra. Ayan guys, so napanood na po natin kung papaano po sinagot ni Angel tsaka ni Edmond yung mga maanghang at matatapang na tanong po sa kanila. Okay? So, sa pagkaka-analyze ko po dito sa kanila,
Kitang-kita naman po natin guys na si Angel po ay talagang sobrang concrete. Konkreto ang kanyang mga sagot. Napakatapang at napakatalino niyang sumagot guys. Ang galing niya talagang sumagot. Walang scripted dito guys kasi alam nyo, ang dami po niyang sinagot dito na talagang yung iisipin natin na dapat hindi yan ang isagot. Pero hindi siya scripted guys eh. Pinili niya career. Diba? Hindi si Edmond. Bakit? Kasi alam niya in the future na pwedeng pag nagkataon na gumanda ang karir nilang dalawa dito, yung future nila mas lalong gaganda. Ang ganda ng sagot niya. Then dito po kay Edmond, ang pinili po niya ay love. Natural po pag sa lalaki po guys, ang sa ano po karamihan ng mga lalaki, syempre yung pagmamahal. Kasi alam po nila, kaya po nilang panindigan yon hanggang sa huli. Yung decision po nilang dalawang ito guys, nasa kanila na po yan sa bandang huli kung paano po nila patatatagin po yan. Wala po sa ating mga viewers, wala po sa ating mga reactors, wala po sa lahat ng ating mga opinion, ang opinion po nila. Kaya nga po diba ganito tayo guys, iba-iba po yung ating opinion, iba-iba po kasi tayong tao. Meron nandito sa mataas ang utak niya, meron dito nasa baba yung utak niya, meron dito nandito, dito. Hindi po siya pantay-pantay in short guys. Tayo po lahat ng ating mga pananaw ay hindi pare-parehas. At ang makakasagot lang po talaga sa future, kung talaga pong sila sa bandang huli, ay sila lang pong dalawa. Diba sabi nga po ni Edmond dito, ang gusto niya, sila dapat, sabi pala din dito ni Angel na dapat pa may problema, sila lang dalawa din ang nag-uusap at magagawa ng solusyon. Kaya po naisip, nasabi po ni Edmond na ang pagkakaisip po ni Angel dito, kaya nasabing isip bata siya kasi nasasabi nga daw niya sa ibang mga tao yung problema pa nilang dalawa, which is dapat silang dalawa lang po ang mag-sosol po nun. Sa panahon ngayon guys, kitang-kita naman natin na si Edmond po guys ay hindi pa siya ganun ka-mature. Pero nadadala po ni Angel yung relasyon nilang dalawa. At sa ganun po, lahat po tayo, ang dami pong natatanggal lang stress. Ang dami pong napapasaya nilang dalawa. Sa kanilang, dito, sa nakikita natin sa mga videos nila. Hindi pa po ba kayo masaya guys? Na sila pong dalawa ay nakakapagbigay aliw sa ating lahat, mga OFW, tayong mga nangangarap na magkaroon din ng gagay ng karelasyon nilang dalawa. Yung kanilang bonding ba? May mga ganyan pong tao na nangangarap na sana ganito rin yung aking partner, sana ganito rin yung aking boyfriend, aking girlfriend, di ba? Maging masaya po tayo sa kanilang dalawa. Sa lahat po ng mga tanong, sinagot po nila ng maayos. Although kay Edmond po guys, hindi po siya ganun ka-concrete kasi alam ko naman, sinabi ko sa inyo before sa live ko, na umasa tayo na kapag si Edmond na yung interview dito, hindi po siya ganun ka-good sa communication. Alam natin yun guys, kasi medyo bata pa siya. Hindi pa siya kagaya ni Angel na ilalagay nyo sa level ni Angel na yung kanyang point of view ay parehas. Kasi nga po, ganyan tayo, magkakaiba tayo ng utak. Okay? So in short guys, natuwa rin ako dito dahil lahat po ng mga binitawan nilang salita ay lahat ito totoo. Hindi siya scripted guys. Ang makakapagsabi na lang po sa kanilang dalawa sa huli ay ang tanging panahon lang. Okay? Kung yan po ba ay sila matutuloy sila sa isa't isa or sila po ba ay magkakaroon ng tigisang magkaibang ka-partners in the future, wala pong makapagsabi. Or yung ating pong hinahangad na sila po sa bandang huli. Okay? So, mas maganda po kung mangyari po yun na sila sa bandang huli. Pero kung sila po man, guys, ay hindi po magiging sila sa bandang huli, kailangan po natin irespeto yung kanilang desisyon at kailangan pa rin po natin silang suportahan kung sino man ang magiging ano nila, kung mangyayari yon. Pero sa atin, ang wish nga natin, sila pa rin hanggang sa huli. Ano, kagaya po ng ibang love team sa ibang programa na nagkatuloyan at nagkaroon ng anak. Yun ang ating mga hiling. Okay? So yun lang masasabi ko sa inyo guys. Maraming salamat po at atin pong napakinggan ang kanilang mga maaanghang na sagot sa mga maaanghang din na tanong. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa ating reaction videos na to. At i-keep mind po natin at sa ating puso na sila pong dalawa ay nakakapagbigay saya sa ating lahat. Hindi lang po siya bilang love team, kundi totoong reality na sila po ay magkarelasyon. Kabilang ng kanilang magulang na may mga basbas po, na sila po talaga ay nagmamahalan dalawa. So, yung pong sakit at saya na kanilang nararamdaman ay natural po yan. Yan po ang good health na relationship. Hindi po lahat ay saya. Okay? So, yun lang po masasabi ko sa inyo guys. Maraming salamat po. At susunod po natin pagkikita. Ito po ang aking pangalan, UJTV. Channel ko po siya. Subscribe nyo rin po ako and click nyo yung bell button para po lagi yung updated sa ating mga reaction videos, pati live videos reaction. Okay? Salamat po guys. God bless and always be happy. Bye-bye!